Magandang umaga, Pilipinas, lalo na sa mga kababayan natin sa Hilagang Luzon kung saan mas nakakaranas ng malamig na panahon dahil sa hanging amihan. Sa katunayan, kahapon na itala ang mga lugar kung saan mayroong pinakamababang temperatura. Malamig na panahon ang naranasan sa Baguio City dahil nakapagtala ito ng 15.8 degrees Celsius na temperatura. Gayun din sa Tuguegarao City, 23.2 degrees Celsius. Malamig din ang panahong umira sa Basco, Batanes dahil naitala yung temperatura 23.5 degrees Celsius. At dito rin sa gitnang Luzon, lalong-lalo na sa bahagi ng Kabanatuan City, kumpara nitong mga nakaraang araw na mainit yung panahon dito, naitala naman dito ngayon ang 23.5 degrees Celsius. Samantala, dahil binabantayan natin itong low pressure area sa loob ng PAR, ano kaya ang magiging epekto nito sa agwat ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa? Unahin na natin dito sa Luzon. Base dito, maaliwalas na panahon na panaman ang iiral sa malaking bahagi nito, ngunit pagdating dito sa Legazpi, pati na rin sa Puerto Princesa City, paghandaan itong maulap na kalangitan na magdadala pa ng mga pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Sa Metro Manila, medyo mababa yung temperatura dahil ito'y nasa pagitan ng 24 hanggang sa 31 degrees Celsius. Huwag pa rin kakalimutang ihanda ang payong dahil pagsapit ng hapon o ng gabi, may mga tsansa nitong mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Sunod naman natin ang bahagi ng Visayas, paghandaan ng maulang panahon dito sa Tacloban, Iloilo, Bacolod hanggang sa Metro Cebu. Epekto ito ng low pressure area na nasa vicinity dito sa bahagi ng Zamboanga City. Sa Tacloban, asahan ang temperatura sa pagitan ng 24 to 29 degrees Celsius, habang sa Metro Cebu naman, papalo ang temperatura sa 30 degrees Celsius. And lastly naman dito sa bahagi ng Mindanao, asahan ang maulang panahon dulot nitong low pressure area at ayon nga kay Pag-asa weather forecaster Meno Mendoza, malaki yung tsansa na ito'y maging ganap na bagyo. Kaya naman paghandaan ng maulang panahon sa Cagayan de Oro, Metro Davao hanggang sa Zamboanga City. Ang temperatura medyo mababa rin dahil ito'y nasa pagitan ng 24 hanggang sa 30 degrees Celsius. At kasabay sa pagbabantay natin sa magiging pagkilos nitong sama ng panahon, narito ang mga dapat mong ihanda bago ang bagyo. Kada taon, higit kumulang sa 20 bagyo ang pumapasok sa Philippine Area of Responsibility. 8 hanggang 9 dito, tumatama sa lupa at nagdudulot ng mga storm surge, pagbaha at landslide. Kaya dapat, be safe bago bumagyo. Alamin ang emergency hotlines. Ihanda ang survival kit. Alamin ang tropical cyclone warning signals ng Pag-asa at makibalita sa lagay ng panahon. Ilagay sa selyadong lalagyan ang mahahalagang dokumento. Ipaayos sa mga sirang bahagi ng bahay. Siguraduhin may load at fully charge ang mga cellphone. Alamin kung saan ang evacuation area at lumikas kapag inabisuhan. Tandaan ang kaligtasan na paghahandaan.